Samantala ngayon po, mas bumagal daw ang galaw ng bagyong Robi, mas nakakapag-ipon ito ng lakas. Kaya mas delikado raw sa mga daraanan na lugar. At para ipaliwanag sa atin ang mga katangian ng bagyong Robi, makakapareha po natin Dr. C.P. David, Professor sa UP National Institute of Geological Sciences at head po ng GMA I Am Ready Public Service Group. Team leader din po siya ng Climate X Project NOAA. Dr. David, good morning po. Morning, Igan. Okay. Ito yung sinasabi mong tatlong bagay na dapat ito yung malaman natin no, ng ating mga kababayan tungkol sa bagyong Robi. Ano yung mga karakter na ito? Unahin natin yung pag-intensify nito kasi mabagal siya ngayon eh. Magkasama yung intensification ng bagyo tsaka doon sa pagbagal niya. No? May relasyon itong dalawang ito. Opo. Kahapon ng tanghali hanggang mga alas 6 ng gabi ay lumakas itong bagyong ito. Ngunit some good news siguro, Igan, mula doon sa overnight, mula kagabi hanggang ngayong umaga, pareho pa rin yung taglay na wind speed ng bagyo. Mm-hmm. May epekto ba yung amihan doon sa pagbagal niya, CP? Sari-sari na yung ano yung epekto nito eh. Kasama na rin dito yung high pressure ridge sa north ng Luzon. Okay. At ang indikasyon kasi ng pagbagal ng bagyo ay ibig sabihin nito ay mayroong mga external forces na nakaka-apekto sa kanya. Okay. Tapos ito pa, yung direction ng bagyo, parang 'di ba may ibang weather ano na iba yung tinatahak sa atin dito sa Pag-asa tsaka iba ring weather company eh iba rin yung tinatahak. So ba't po nagkakaiba yan? Igan, natural naman ito dahil isipin natin na computer models ito at ating fino-forecast 3 days in advance or 4 days in advance. No? Okay. Kaya talaga magkakaroon ng pagkakaiba doon sa kanilang models. Pero kung titingnan mo dito sa screen sa likod ko, yung mga tracks ng bawat iba't ibang weather agency sa region, medyo nagkakapareho na sila ngayong umaga. No? In fact, kung makikita mo yung purple, yung pinakamataas na track dyan, yan yung JTWC. Oo. Medyo ibinaba na rin nila yung track nila. Uh-oh. At hindi na siya papasok ng Quezon, kundi Samar na rin ang pasok. Ngunit ang tumbok pa rin sa kanilang tingin ay Metro Manila. Metro Manila pa rin. May sinasabi ka rin na, nakikinig ako kapo sa DCWB, na worst case scenario, ano yung worst case na yan para mapaghandaan natin pare-pareho, CP? Yung track kasi ng bagyo at this point in time pa-west siya, no, pakanluran ng galaw kaya eastern Visayas at central at western Visayas yung tatamaan. Pero kung humina yung mga weather system sa north ng Pilipinas, maaari siyang lumiko. Ayun. Ang worst case scenario sa tingin ko ay pumasok siya ng eastern Visayas at biglang bumukas yung system sa itaas at tuluyan siyang umangat. Ang ibig sabihin nito ay dadaan siya ng Eastern Visayas, dadaanan din ng Bicol at Metro Manila. Mas marami siyang madadaanan ng mga bayan sa ating bansa. Mm-hmm. Siyempre, yung mga pinangambang pa rin dyan, yung storm surge. May mga paraan na ba tayong masukat kung gaano kataas ang storm surge? Anong oras? Mm-hmm. Hanggang saan ito aabot ng mga lugar? Kahapon sa NDRMC meeting with President Aquino, pinresenta namin through Project NOAA yung mga lugar na tatamaan ng storm surge. At ang taya ng Project NOAA at Pag-asa dito, dapat mag-expect tayo ng mga 3 to 4 meters storm surge. Mm-hmm. Ito yung taas ng storm surge at ang aabutin nito papasok ng lupa, depende yan sa lugar. Yung ibang lugar, mga 500 meters. Pero may nakita rin ako mga lugar na pwede siyang pasukin hanggang 2 kilometro inland. Oh. Daluyong pala, no? Para mas maintindihan ng ating kababayan, no? Daluyong, no? Mm-hmm. Yun ang kanyang pinaka-termino sa Tagalog. Okay, maraming salamat, Dr. C.P. David po. Salamat.